Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ginong Ted. Apo, thank you for your time, Yusek. So far po, Yusek, dito po sa kumpirmasyon nga na dalawa na pong Pilipino manggagawa ang namatay nang dahil po dito po sa bakbakang ito ng Hamas at dyan sa Israel, ilan po ang unaccounted so far po, sir, officially? Meron pa pong tatlo pong unaccounted for at may isa na niaramdam po namin, maaaring ito po yung kababayan na well, maaaring ito yung individual na ngayon may corpse, no, may bangkay na pinag-aaralan yung DNA para i-test verify. So three, ang tatlo ang unaccounted for, may isa pa na chine-check lang natin kung ito yung nasawi. Malalaman natin yan na day or two. So sana hindi po siya. Kung ganun, tatlo na yung ating casualty. Opo. Ito yung isang ito, naasaan po ang mga labi niya na madiskubre? Lahat yan po sa mga malapit sa mga kibbutz sa south of Israel. So hindi ko matitiyak yung detalye. Kasi po, ang nangyari, pumasok po yung Hamas at basta na lang maraming pinatay or dinala. So chaotic po yun nung Sabado. Lahat mga to namatay nung Sabado. Either gunshot wounds. Bangon lahat nung nais natin parating sa mga pamilya. Hindi ay pwede mabigay yung pangalan. Ayaw po nila. Pero yung mga nasawi na diaramdam po ng ating pamalan. Si President Marcos mismo nakipag-lumahati sa kanila. At ginagalang ko ang kanilang heroism. Yung isa sa kanila, Pilipina, na imbis na tumakas nung pinasukan yung bahay, na iwang kasama ng kanyang amo na may nagpas 80 anos na. Kaya yung ating babayan, hindi iniwan yung amo, dalawa silang pinatay. Opo. So pati mga Israeli, ginagalang yung kanyang kagitingan. Opo, yung kanyang kabayanihan po, no, namatay. Opo. Po sa pagsiservisyo pa rin doon sa kanyang inaalagaan po na matanda dyan po sa Israel. Yusek, ito hong tatlong missing na ito, saan sila nakapost? Saan sila natatrabaho? Saan lugar? Meron tayong mga 300 na Filipino sa mga lugar na malapit-lapit sa Gaza Strait. May 30,000 Filipinos in Israel, no? Pero karamihan sa kanila, nasa main cities, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, lagpas 70 kilometers yun galing sa Gaza. Yung Gaza Strip, may mga maliliit na Israeli villages or cities malapit doon. Doon natagpuan yung tatlo nun. So, doon po yung main casualties, no? Kasi po, sinubukan din ng Gaza magpadala ng mga rocket all the way to Tel Aviv, pero mahina yung impact doon, no? May damage, no? Pero lahat ng yung pati paglulusob ng kanilang mga militanteng mga, well, I don't know what you call them, terrorists, guerrilla, fighters, doon sa south. Doon sila nagtagpuan. Wala pa kaming complete details. Opo. Alam ng ating bahala yung pangalan nila. At ganito po, Mr. Pailo, no? Maaring buhay sila kasi maaring nagtatago lang o nawala lang yung cellphone o ayaw lang magpakita sa takot. Kasi po, palaging may bumabawas yung missing eh. Dati ang missing lagpas 20. So paunti na paunti dahil nagsisilabasan or na-rescue ng Israeli military. So, maaari pa ang nandyan lang sila at pagkasalan natin. Opo, yes sir. Sir, meron ho bang mga manggagawa mismo sa Gaza Strip na Pilipino? Wala po kasi napakahirap na lugar po noon. Meron tayong Filipino citizens doon, no? Yung may hawak na Gaza is part of Palestine. Dalawa ang lupa in ang Palestinian territory, yung Gaza sa kaliwa between Israel and Egypt at sa kanan yung West Bank na between Israel and Jordan. Yung sa Gaza Strip meron tayong 137 Filipino nationals accounted for. Karamihan noon, mga Pilipina na nagkasama Palestinian or yung mga anak po nila. Sa mga tweet, hindi lahat galing Pilipinas pero may Philippine passport. So 137, hindi sila manggagawa, mga residents talaga sila ron. Opo. And ito mga Pilipinong ito na naandun mismo sa Gaza,
ay ligtas naman sa gitna ng pagpapaulan din ng bomba ng Israeli forces? Ligtas po kasi nangako yung Israel na hindi civilian ang tinatarget nila kundi mga kilalang gusali or mga infrastructure ng Hamas. Yung mga civilian homes kanya hindi na tinatarget. Yun ang sabi po ng State of Israel. Sanay na yung ating mga kababayan doon dahil palagi naman this is a cycle, no? Palaging magkakaputukan. Every year may nangyayari a few times. Opo, opo. Ito lang yung pinaka maragsad, pinaka violent, bloody, no? Yes, pero ating kababayan, ligtas po sila, wala pong casualties at so far, pero may 70 papayag na gusto nang umuwi. Opo, opo. Yung ilan po ang gusto na umuwi, Yusek? 70 po. Opo, 70. Saan ang concentration itong mga Pilipinong ito? Saan sila nakabasa? Sa Gaza Strip, isang strip lang yun, hindi masyado malaki yan. Doon mismo sa may Gaza City, no? So, doon mismo. Pero ito po, no? Dumadami. Every day dumadami. Yung isang dalawang linggo, dalawang araw lang, tatlong araw, 38 na yun, 70 na. Kaya dumadami. Ang problema lang, walang airport ng Gaza or walang exit or entry. Yung nga po yung isang pinaglalabanan ng mga Palestinian, kasi although there is a state of Palestine, wala pa silang complete sovereignty or complete independence. Yes. Dahil kontrolado pa ng Israel yung kanilang borders. No? Yes. Opo. May blockade. So yes. Hindi natin pwedeng pasukan. Kailangan natin kumuha ng diplomatic approach para payagan silang pumasok ng Israel. Galing doon, pwede natin away. Or sa kabila, sa Egypt. So, yun ang ginagawa natin. Opo, opo. So, who's in charge now of negotiating kung meron man either sa Israeli government or Egyptian government para po dito po sa safe passage nito mga Pilipinong manggagaling sa Gaza? Okay, may tatlo tayong embahada sabay-sabay nagtatrabaho dyan. Yung embahada natin sa Tel Aviv, pero natitiyak natin at sinabi mismo ng Israeli Embassy, right now walang makakapasok sa Israel sa Gaza. So huwag na muna natin isipan yun. Yung ating embassy sa Amman, yung sa Jordan, sila yung ating representative sa Palestina. So sila yung may nakipag-ugnayan sa ating lahat ng kababayan natin sa Gaza. At yung pangatlo, yung ating embahada sa Cairo, Egypt, yun na yung nakikipag-ugnayan sa Egypt para bigyan sila ng authority to get in. Ang problema, hindi rin accessible ngayon yung exit dahil ina-atake din ng Israel, no? So, kailangan din makiusap sa Israel kung paano bigyan sila ng humanitarian corridor, no? Yung UN nagtatrabaho din dito. Opo. Hindi lang tayo may problema po, ha? Lahat ng nationalities, mga Amerikano mismo, hindi alam paano maligtas yung kanilang babayan doon. At yung iba-ibang ASEAN countries, nag-usap-usap kami kung paano natin gagawin to. Parang sa Ukraine, ganun din nangyari. Opo. Yusek, meron po mga Pilipino na nakabase naman po sa Israel na nagpahiwatig na po ng kagustuhan makabalik sa Pilipinas? Wala po. Sa amin, wala pang nagsabi kasi na umuwi. Pero sabi ng DMW, merong isang congressional hearing kapon. Meron si alam na 23 na gusto umuwi, hindi dahil pangani, pero nawala ng trabaho. Dahil tagera, no? Baka namatay yung amo or na-displace. So, yun, mapapauwi yan kasi may commercial flights pa, no? Dahil Israel is slowly nagiging more stable kasi na-control na ng Israel yung kanilang territory, no? Ganun pa man, every time na nangyayari to, palagi sinasabi ng Pilipino, mananatili kami dito. So, ayaw na umuwi, no? Kasi pag-uwi na ako, gagawin nila, trabaho nila, kaya. Opo. So, we'll see. Promise naman ng Israel that yung mga iiwan, they will be protected. Pero kung gustong umuwi, bibigyan sila ng safe passage home. Or bibigyan namin sila ng paraan, flight tickets or what, opo, para makauwi. Opo. Sir, bagamat wala nga pong katumbas, ano ho, ang halaga ng buhay, dito po sa mga sinawing palad, ano po ang maaaring matanggap nila mula sa pamahalaan? Meron po matatanggap yung nangako na yung OWA na financial assistance. Well, kasi yung lalaki babae, no? Yung lalaki yung misis nandun mismo eh. So, pero yung babaeng namatay, yung mister nandito sa Pilipinas, sa Pangasinan, no? So, in touch yung OWA sa kanila at ibigyan ng financial assistance. Yung po yung standard, malaking financial assistance saka baka iba pa pang benefits tulad ng maaring psychological counseling or
education, scholarship. Ganun po, no? So meron yan, meron po yan. Standard okay. po yan every time yun nasawi. Opo, sige po. So sir, sa ngayon po, ano, sa ngayon, ano na ang sitwasyon doon? Hango po sa report na inyong tinatanggap as far as going back to normalcy is concerned. Well, may, yung normal citizens na wala nang attack yung Hamas, no? May konti pang fire, putukan ng exchange of fire sa ibang mga sundalo ng Israel at saka mga Hamas na nasa south pa. Pero sa north, wala po. Handa lahat naman Pilipino. Lahat ng Pilipino yung kababayan natin, handa sila kasi sanay sila dyan. Sa buong Israel, palaging may bomb shelter, may emergency evacuation from one place to another. So, ang sabi ng ating tanggapan, medyo naging normal na kaya nga ayaw nilang umalis dano, no? Ganun pa, ma'am, hindi natin matitiya kasi sa north ng Israel, bumanat na naman yung Hezbollah, nag-fire ng missile. May balita yung ating embassy sa Amman na doon sa West Bank, ay nagkakaroon ng parang unrest, yung parang magpo-protesta na naman dahil sa laban sa Israel. So, while it is stable, yung Israel ngayon, nagiging stable, meron tayong alert level 2, meaning tayo magpapadala ng bagong manggagawa doon. Yes. May restriction ngayon, no? Ang pagpapadala ng workers. Ay, at saka, by the way, Mr. Ginong Pilot, kung sino nagkikinig sa atin, kung meron kayo travel plans with Israel kasi nabayaran ninyo yung ano yung marami kasing pilgrimage tours hindi naman nakakasabi iba, please not now no okay. I mean okay. Kahit na hindi doon ng gera kung saan yung Nazareth, Jerusalem, we don't advise you travel. Sabi ng ating ambassador doon, hintayin muna natin matapos po. Yes sir. Sige po. Salamat po na marami sa update, Yusek. Ano po ito, napaka-importante. Salamat, Mr. Filon, at mabuhay. Salamat sa inyo. Umuli, ginagalang natin ating mga kababayan sa Israel at sa ibang planning ng bagay ng mundo. Salamat po. Thank you. Thank you. Si Yusek Eduardo de Vega po ng Foreign Affairs Department at siya po ang Yusek para nga po sa ating mga manggagawa sa iba yung dagat. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.